ginawa mo? Ginampanan mo ba yung pagiging ina mo? Simula nung bata ako hanggang paglaki ko, nasan ka? Oo, wala ako dito. Wala ako sa tabi niyo. Nandun ako sa malayong lugar para magtrabaho. Dad, ano kaya kung mag-abroad ako? Ang hirap kasi ng buhay natin. Kita mo lahat na lang binabayaran natin. Bahay, tubig, ilaw. Eh, hindi tayo makakaipon nito. At saka lumalaki na rin si Precious. Para naman sa future niya to eh. Sa atin. Ano sa tingin mo? Eh, saan ka naman pupunta? Ang hirap kung wala ka dito. Sino mag-aalaga kay Precious? Maghapon ako nagtatrabaho. Eh, iwan na lang kaya natin si Precious kay Mama habang nasa work ka lang. Tapos kuhanin mo na lang siya sa hapon. Pagkatapos ng work mo. Okay naman siya dun eh. Meron kasi ngayon ano, narinig ako. Hiring sa London, domestic helper. Itatry ko. Malay mo, pala rin tayo. Diba? Ikaw, bahala. Natanggap na ako sa work. Punta na ako ng London. Makakaraos na tayo, Dad. Talaga, Ma? Yes. Salamat, Lord. Kaso, paano lang si Precious? I'm sure malalungkot siya. Oo nga eh, pero alam ko naman maintindihan niya rin ako. Para sa atin lahat ito, lalo na sa kinabukasan niya. Mami, aalis ka? Are you gonna leave me and Daddy? You don't love us anymore? Anak, babalik naman si Mami. Ngayon lang to para makapag-ipon tayo ng pera, okay? Tapos, para pagbalik ko, bibili tayo ng maraming laruan. Basta tandaan mo, mahal na mahal ka ni Mami tsaka Daddy, okay? He's gonna feed me, Mama. He's gonna comfort me. Mami, I don't want love you, Dad. I want you on Christmas. Nandito pa naman si Mami sa Pasko. Huwag ka na umiyak, anak. Please. Please. Oh, ano ba? Ano nangyari sa'yo? Dad, tinawagan ako sa opisina. Gusto na nila akong paalisin sa third week ng December. Kailangan daw ako ng employer. Ngayon, kung hindi daw ako makakaalis, baka maghanap na lang sila ng iba. I'm sure magagalit sa akin si Precious. Nag-promise pa naman ako sa kanya na dito ako magpapasko. Paano ba yan? Ganun ba? O ano ang desisyon mo? I-grab ko na to, Dad. Kasi itong gagawin ko namang ito para sa atin din, diba? So, bahala na. Anak, ngayon lang to. Uuwi rin si Mami. Okay? Magpakabait ka kay Lola. Kay Daddy. Pag-uwi ko sa Pasko, dadalang kita ng maraming maraming laruan. Gusto mo yon? I love you. Dad, bye. Papakabait kayo ng anak mo, ha? Ikaw nang bahala sa anak mo. Ikaw din dun, ha? Dapat, huwag mong abusuhin ang katawan mo dun, ha? Kumain ka ng tamang oras. Mag-ibig ka palagi dun, ha? I love you. Oh, Precious!
issues. Mag-base ka na. Ito sila natin mami mo sa airport. Dating siyang alas 2:30. Kayo na lang lang. May lakad po ako eh. Ano ka ba? Hindi ka ba excited? Nandiyan mami mo? Kakain muna kami sa labas bago uwi dito. Okay lang na. Kasi lalabas naman po kami ng mga kaibigan ko eh. Magpupantig po kami. Precious, kain na muna tayo. Anong oras na, oh? Sige na, kumain muna tayo. Pusok pa nga ako. Ano ba? Paulit-ulit. Kumain ka mag-isa mo. Precious, bakit ka ba ganyan sa akin? Simula nang dumating ako, ganyan ang trato mo sa akin. Ang pangit ng ugali mo. Yung bang mga ibibigay mo sa akin, yung ugali mong ganyan, yung papakita mo sa akin, sa lahat ng paghihirap ko sa'yo. Sagutin mo yung tanong mo kung bakit ako nagkakagalito. Patanong-tanong ka pa dyan. Bakit? Anong ginawa mo? Ginampanan mo ba yung pagiging ina mo? Simula nung bata ako hanggang paglaki ko, nasan ka? Nasan ka nung kailangan ka namin? Nasan ka nung kailangan ko yung haplos at pagmamahal ng isang ina? Nasan ka nung nagkasakit si daddy at kailangan mo ospital? Nasan ka hanggang sa namatay na siya? Wala ka rin! Kasi mas pinili mo yung kayamanan mo kesa sa pamilya mo! Oo, wala ako dito. Wala ako sa tabi niyo. Nandun ako sa malayong lugar para magtrabaho. Para sa pamilya natin. Di mo ba'y naintindihan? Akala mo kadali sa akin lumayo para sa inyo, hindi. Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Akala mo dali ng trabaho ko doon. Halos di na ako makakain. Nalilipasan ako ng kodong nagkakasakit ako. Pero tinis ko lahat. Itiis ko yun para sa inyo dahil mahal na mahal ko kayo. Mayroon bang intindihin yan? Oo, pero sinong nag-utos sa'yo niyan? Walang nag-utos sa'yo na umalis. Walang nag-utos sa'yo na tumira sa ibang bansa at iwan ang pamilya mo. Kasi ambisyosa ka! Hello, Ma. May good news ako sa inyo. Ano yun, anak? Pwede ko nang kuhanin si Precious dito sa England. Magkakasama na kaming dalawa dito. Abuti naman na magkasama na kayo dyan at makalayo na rin siya sa mga barkada niya dito. Oo, Ma. I-process ko agad yung mga papeles na kakailanganin niya dito sa England. Sana pumayag siyang pumunta dito sa England. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya mag-inggan niyo. Welcome to London! Pasok, anak, pasok. Ito yung lang yung bahay tigana natin? Oh no, ang liit! Anak, pagpasensyahan mo na yung tigana natin, ha? Kasi, alam mo, mahal kasi dito ang renta ng bahay. Masasanay ka rin. Hayaan mo, mag-ipon-ipon tayo para makakuha tayo ng maayos-ayos na tira. I wanna go back home! Hindi ko kaya dito! Taste ka muna. Ngayon lang yan. Magugustuhan mo rin yan. Kasi, wala ka pa kasi mga kaibigan ngayon. Di ka man lang pwedeng lumabas ng bahay dahil ang lamig-lamig. Walang kabuhay-buhay ang buhay dito. Walang nightlife. Anak, masasanay ka rin. Huwag mo muna isipin yung mga nightlife na yan. Mag-concentrate ka muna sa pag-aaral mo dito para sa kinabukasan mo din naman yan, di ba? Okay? Oh, anak, Precious. Si Tita Luz mo, yung best friend ko dito sa London. Pupunta mamaya. Maglinis ka ng kwarto natin, ha? Ba't mo pa kasi pinapunta dito? Alam mo naman ang liit-liit ng bahay natin. Ulos! Nandito ka na pala! Kumusta? Kanina pa kita hinihintay. Okay lang. Medyo traffic eh.
Siya nga pala yung anak ko, si Precious. Precious, si Tita Las mo yung best friend ko dito sa London. Sa kanya ako isasabi ng mga problema ko pag may problema ko dito. Hello po, Tita. Kumusta po? Oh, iha. Ang laki mo na. Alam mo bang lagi ka lang kunakunto ng nanay mo sa akin dati? O siya, maupunong muna kayong dalawa at maghahanda ako ng merienda nyo. Kumusta, iha? Nakaka-adjust ka na ba sa buhay dito sa London? Opo, medyo nakaka-adjust na naman po. That's good. Masasanay ka rin dito, lalo-lalo na sa weather. O nga po eh. Alam mo bang sobrang mahal na mahal kayo ng mami mo? Lalong-lalo na ikaw. Ikaw ang lagi niyang iniisip nung nandoon kayo sa Pilipinas. Tinitiis niya ang hirap at lungkot dito. Gustuhin niya mang umuwi pero hindi niya magawa. Dahil yung amo niya dati na nagpapunta sa kanya dito ay namatay na. Kaya nawalan siya ng employer, kaya nag-TNT na lang siya dito. And it took her 15 years bago siya nagkapapel dito. Hindi ko alam kung tama ba itong sasabihin ko sa'yo. Pero mabuti na rin malaman mo. Ano po yun? May sakit mama mo. Lagi siyang hinihimatay sa trabaho. Siguro sa sobrang pagod na rin at minsan nalilipasan siya ng gutom. Huwag mong sasabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo ha? Kasi ayaw niya nang ipaalam sa inyo dahil ayaw niya kayo magka-problema pa. Kailan lang po ito, Tita? Ganun po ba? Oo, okay lang ba kayo dyan? Kape muna tayo. Mukhang ang ganda na usapan natin ha. Wala, sobrang bait pala ng anak mo. Maganda na, mabait pa. Eh kanino pa ba naman magmama na yan? Di siyempre sa nanay. Eto pala, Luz. Kape mo. Uminom ka muna. Salamat. O anak, Precious. Inom ka muna. Hindi po ako nagkakape. Doon na lang po ako sa kwarto. Nice meeting niyo po, Tita. Ang laki na ni Precious, no? Dati, puro mo lang siyang kwento sa akin. Ngayon, nagsasama na kayo. Ang bait talaga ni Lord. Oo nga eh. Ang bilis talaga ng panahon, no? At saka sobrang bait ng Panginoon sa amin. Kaso nga lang, ang laki na rin ang pinagbago ni Precious. Alam mo ba, matagal niya na ako hindi tinatawag ng mami. Pero okay lang. At least magkasama na kami ngayon, di ba? Kasalanan ko din naman kung ba't siya nagkakaganyan. Hindi ko kasi nagampanan ng tama ang pagiging nanay sa kanya. Kaya hindi ko alam kung anong gusto niya. Kita mo nga kanina, hindi ko alam na hindi pa rin siya nagkakape. Okay lang yan. Maninibago lang yun sa'yo dahil matagal kayong di nagsama. Makikilala niyo rin ang isa't isa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ngayon pa, magkasama na kayo. Magtiwala lang tayo sa kanya. Hello po, Tita. Napatawag kayo. Precious, nandito ako sa hospital. Dinala ko ang mami mo kasi inimatay na naman siya sa trabaho kanina. Ano? Sa hospital po, Tita. Tita, kamusta na po si mami? Nasa ICU pa rin. Wala pa rin malay. Nabagok daw ang ulo nung hinamatay, sabi ng doktor. Paano, Precious? Alis muna ako, ha? Babalik na lang ako dito pagkatapos ng trabaho. Sige po. Call me anytime. Okay? Opo. Tita, salamat po talaga ah. Ewan ko na lang talaga kung wala kayo. Rusha, huwag ka nang umiyak. Ma-okay din ang mami mo. Tiwala lang. She's stable. We just need to transfer her to the recovery room. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Doc, thank you so much for doing everything for my mom. You're welcome. I just did my job. Okay, see you around. Thank you so much. Hi.
pakinggan, anak. Tagal ko nang hihintay na marinig muli. Tawagin mo akong mami. Mami, I'm sorry. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo, mami. Hindi ko kaya mo wala ko sa atin, mami. I'm sorry, mami. I'm sorry. Huwag ka na umiyak, anak. Wala kang kasalanan. I'm sorry, mami. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para maling ako, anak. Para magsasama pa tayo ng matagal. Opo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita.